morning mga kabendo. I-demonstrate po namin ngayon kung paano gamitin ang car wash vendo set natin. Oh my God! Wow! Ito po yung mga set natin. Ito yung machine. Ito yung power spray. Ito yung timer. Tsaka ito yung shampoo vendo. So una, i-demonstrate muna namin yung mga description ng parts muna nito, nitong power spray, yung mga kung paano siya i-connect, or itong mga parts nito, anong mga purpose nito. Ayan. Oh my God! Wow! Una, ayan. Ayan. I-demonstrate muna namin ito kung paano ikabit or anong purpose nito. So una, ito pala yung pressure ko siya. Dito tayo magsiset kung paano kalakas yung pressure na maglabas siya ng tubig galing sa papunta sa hose. Pangalawa, ito. So ang purpose nito, sa una lang siya dapat i-release kung naka-on na yung ito power spray, na kung nakasaksak na siya, i-release yan siya. Yan. Tapos lalabas yung tubig. Pag lumabas na yung tubig, i-close natin siya. Sira natin siya. Para continuous yung daloy ng tubig na lalabas sa pressure valve. So next, pagkatapos nito sa pressure, dito naman tayo sa hose. Kailangan naka-open yan siya. Dalawa ito. Ito, pwede kahit saan dyan, pero ito dapat naka-close to. Dapat ito lang isa naka-open, kasi isa lang yung libre natin na hose. So dapat naka-open yan siya. So next, dito lalabas yung out ng tubig. May hose din yan siya. Kasama to papunta sa drum. Dito, ipapakita namin mamaya yung paano i-connect yung hose dito. Out ito sa tubig. Dito lalabas yung tubig. Tapos, ito yung in. Papasok sa dito sa makina. Dito yung higop. May hose din ito siya. Sabay ito sila. Ito yung out. Tsaka ito yung in, sabay yan siya papunta sa drum. Papakita namin mamaya kung paano siya ipagsabay. Ayan. Ito yung higop. Ito yung out. Tapos, next. Tapos na tayo dito sa harap. Ayan siya. Ayan. Tapos na tayo dito sa harap. Next naman, dito, ito yung tatlo. Wag na lang natin yan siyang galawin kasi ang loob niyan, grasa. Ito yung maintenance, pero sa ngayon, may grasa pa yan sa loob. So, hindi na lang natin siya galawin. Kung i-open natin yan siya, may grasa yan siya. Tapos, next, to. Dito yung lalagyan ng oil. Ano yan na oil? Yung oil sa motor. Any oil, pwede yung oil na motol or castrol, yung pang motor, motor oil siya na pang motor. Tapos yung gauge niya, sukat ng gano'ng karami yung oil, half lang nito. Dito yung gauge niya, dito yung sukatan ng oil niya. Tapos itong bolt dyan, yung kung mag change oil na kayo. Pero yung change oil nito, mga more or less 4 months pa siguro bago kayo mag change oil ng motor. So dito yung lalagyan ng oil. Ito yung gauge, sukatan ng oil. Ito yung para mag change oil kayo, para maglabas dito yung oil na luma.
So ngayon, ano pa? Next, ito yung belt niya. So hindi dapat medyo masikip para hindi medyo mahirapan yung motor. Tama-tama lang yung adjustable nito, adjustment, para hindi mas masikip dito. Yan siya. Yan. Pero ito, naka-adjust naman ito, so okay na yan siya. Hindi masyado masikip. A few moments later. Tapos ito yung motor natin. Ito yung motor natin. Ito yung saksakan. So ito, isaksak yan siya dito sa likod sa yan, timer. Diyan yan sa nakasaksak. Ito yung timer natin. Yan, timer. Ito yung nagko-control ng tubig. Tapos ayan, dito siya nakasaksak sa motor. Yan siya. Tapos ito, ito namang timer. Yan, diyan niyo siya isaksak sa outlet. Outlet. Ayan siya. Pag isaksak niyo yan siya, hindi pa yan sa mag-andar unless magulog kayo ng 5. Ayan siya. Tapos advice namin, bago kayo mag saksak nito for the first time, dapat maglagay muna kayo ng itong outlet na ito. Dapat naka may sarili itong circuit breaker, yung circuit breaker na 20 amperes para protection yun siya dito sa motor, kasi yung motor natin nasa 1.5 horsepower yan siya. Malakas yan siya, kaya dapat lagyan natin siya ng circuit breaker na 20, kahit 20 amperes lang. Yan siya. Bago natin ito, ito direkta to sa circuit breaker, yung extension ninyo, bago niyo ito isaksak, para safety talaga yung machine natin. Iwas siya sa electric shock or fluctuation ng kuryente. A few moments later. So ngayon, tapos na tayo sa parts. Ipakita na natin yung mga hose. Ilabas na natin yung mga hose at i-try natin siya i-connect dito, 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 dito. Bali mga tatlong hose yung i-connect natin dito. Ayan, dyan yung box, ayan yung mga hose. So una yung ito, yung malaki na hose. Ito yung sa sanction, higop kumbaga, pahigop. Connect natin yan dyan dito. Yan, siya, i-connect natin yan siya. Yan. Connect. Yan. Ito yung higop. Next na hose, yung out. Ito yung out. Yan. Diyan natin i-connect yung out. Teka muna. Make sure, i-check muna natin. Make sure na may gasket yan sa loob. Kasi kung wala siyang gasket, pwede siya mag-leak dito. Pero para hindi talaga siya mag-leak, bago kayo maglagay dito, lagyan niyo muna ng teflon para wala siyang leak. Pero demonstration lang ito, so hindi muna kami maglagay ng teflon. So ilagay na natin dyan. Yan yung out ng tubig. Sabay yan siya sa drum. A few moments later. Yan siya. Yan, nakakonekta na. Yung dalawang hose natin, check muna natin. Ito yung out ng tubig. Dito lalabas yung tubig. Tapos yung higop ng drum. Ayan siya, pangalawa. So, balid. Itong dalawa, diretso yan siya sa drum mamaya. Ayan siya. So, yung pangatlong hose. Ayan siya, sige.
i-connect natin siya dito sa open. Ayan, kung naka-close siya, dapat naka-open yan siya. Sige, ay i-close muna natin para hindi kayo mahirapan mag-connect. Ito na yung host ninyo. Ayan. 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 Yan yung 10 meters na host natin. Connect natin yan siya sa nozzle. Ayan yung aluminum nozzle natin. Sige. Makita natin kung paano na i-connect yung power spray nozzle natin na ginagamit ninyo pang spray sa motor. Dito lalabas sa dulo, dyan lalabas yung tubig mamaya pag demo natin. Yan, yan yung 10 meters natin. So ayan, napakita na natin yung tatlong hose kung saan dapat siya i-connect. I-review lang natin. Una, ito yung malaking hose, ito yung higop. Pangalawa, ito yung out ng tubig. Sabay yan siya sa drum. Yung pangatlo, yan yung 10 meters na. Dito yan siya i-connect. Walang iba. Dito sa kabila, pwede din. Pero dapat, isa lang dapat piliin ninyo. Dapat naka-open yan mamaya para maglabas yung tubig. Kasi kung naka-close yan siya, hindi lalabas yung tubig. Dapat naka-open yan siya mamaya. So yung pressure natin, dapat naka-close yan siya. Pero mamaya, dapat i-open yan siya para maglabas yung pressure. First lang dapat yan siya every morning kung hindi maglabas yung tubig. Tapos i-close natin siya para magdaloy na yung pressure. Tamang pressure para maglabas yung tubig dito papunta sa dyan, sa hose, sa nozzle, power nozzle. Oh my God! Wow! So, tapos na tayo mag-connect ng mga hose. Doon naman tayo sa timer. Iko-connect muna natin yung ito yung saksakan ng power spray. Ayan siya. Dito dapat naka-connect. Tapos ito, isasaksak natin ito sa outlet. Ayan, so i-connect na natin yung saksakan sa extension. Ayan, so naka-connect na siya. Ready to use na yung timer natin, yung car wash. Ayan, manonotice ninyo, ayan, nag-red na siya. Ayan siya, naka-red na siya. So, red na yan siya. Pero bago yan siya, yung hose muna natin, huwag natin kalimutan yung, ayan, yung higop at saka yung out ng tubig, ilagay natin sa drum. I-assess natin na ito yung drum ninyo. Kahit anong drum, pwede yung bakal na drum or plastic na drum. A few moments later. Ayan siya, nakasawsaw na siya sa drum. So, try na natin hulog ng 5 pesos sa timer. Ayan, open yung pressure. Ayan, manotis kayo naglabas ng tubig. I-close. Ayan siya, i-open natin yan yung hose. Ayan, check natin. Ayan. Oh my God! Wow! Ayan siya. Check nyo yung time. Nakaset siya ng 1 minute. Ayan siya. Adjust. Okay, adjust pa. Okay, adjust. Ayan. Ayan, nag-stop na siya.
Ayan, wala na siyang time. Ayan. So, ganun lang mag-operate ng car wash. So, manotice ninyo, ayan yung mga hose natin. Medyo may mga tulo na siya. So, dapat lagyan talaga siya ng Teflon. Ayan. So, ganyan lang mag-operate ng car wash. Ayan yung adjust ng kung mag-under na siya. Kung ma-notice nyo, ayan siya, naiikot siya. The more ikutin ninyo siya, yung spray, pag-spray ng tubig, mag-iiba siya. Magiging matulis siya. Mag-iba yung paglabas ng tubig. Depende na lang sa pag-ikot ninyo dito. Kung gusto ninyo malakas yung paglabas ng tubig, dito kayo mag-adjust sa water nozzle niya. Try natin ulit. Ayan. Try natin ulit. A few moments later. Ayan. So may na-notice kayo kanina, hindi na tayo nag-open ng valve dito, yung pressure valve tsaka dito. Kasi and yung first natin na pag-open kanina, na-release na yung pressure. So, case-to-case scenario na lang siya kung kunwari nawalan kayo ng tubig sa drum. Tapos, bago kayong operate ng machine, so ibig sabihin, may pressure pa sa loob. So, ganun lang yung gawin ninyo. Pag hindi maglabas yung tubig, open ninyo. Pag maghulog siya ng 5 pesos, open niyo yung pressure valve. Ayan, yung pressure valve. Tapos, pag maglabas na yung tubig dito, close niyo yung pressure valve. Tapos, open niyo ito. Itong hose. So, kanina, hindi na natin siya ginawa. Kasi, tapos na. Na nalabas na yung pressure niya. So, ganun lang. Ganun lang yung technique kung paano gamitin yung car wash bendo natin. Oh my God! Wow! Huwag kalimutan mag support, subscribe sa aming YouTube channel para sa iba pang mga demonstration kung paano gamitin yung mga bendo machine natin, kagaya nitong car wash bendo machine natin. So salamat po and God bless.